Kamusta mga idol? PBA update muna tayo. Magnolia Hotshots magiging powerhouse na din. Ito nga ay matapos nilang makuha ang dalawang big man ng Converge na sina Abbott Ratter at David Merrell. Mukhang sila naman ata ang susunod na priority ni SMC Sports Director Al Francis Chua. Ano sa tingin nyo mga idol? Alam naman natin na matagal nang hindi nakakapasok sa PBA Finals ang Magnolia Hotshots, kaya siguro ngayon na ang tamang panahon para mag-rebuild na sila. Paniguradong umpisa pa lang ito ng malaking pagbabago sa team dahil halos hindi na sila nakakasabay sa pagpapalakas ng ibang PBA teams. Palagi na lang kasing Barangay Ginebra at San Miguel Beermen ang priority ni Al Francis Chua na mabigyan ng malakas na player ang kanilang lineup. Nalilimutan na ata niya na tatlo ang SMC team sa PBA, di ba? Samantala, si Adrian Wong na naging MVP noong nakaraang PBA Rookie Sophomore All-Star, ang napiling ipamigay ng Magnolia sa Converge at may kasama pang first round pick mga idol. Mabigat din ang pinakawala nilang player dahil isang shooter at slasher itong si Adrian Wong. Bakit kaya hindi na lang si Paul Lee ang pinamigay nila sa Converge? Malamang itumanggi itong si Coach Aldan ayaw na kunin si Paul Lee dahil maliban sa madami ng injury ang mamang ito, matanda na din kasi si Paul Lee at hindi na bagay sa batang lineup ng Converge. Madami kasing nagsasabi na pakakawala na ng Magnolia si Lee, kaya siguradong multi-trade na ito bago magsimula ang next season. Dahil nga sa development na ito mga idol, maaring pati coach ay mapalitan na din or di kaya ay mag-reshuffle ng coaches ang SMC teams. Maaring si Coach Leo Austria maging leading candidate para hawakan ng Magnolia dahil hanggang ngayon ay wala pa siyang trabaho matapos tanggalin ng San Miguel Beermen bilang head coach. Dahil dito, matatapos na din ang career ni Coach Chito Victalero bilang head ng Magnolia sa nakalipas na 6 na taon mga idol. Ano sa tingin nyo mga idol? Hindi na kasi talaga maganda ang tinatakbo ng Magnolia, kaya kailangan na talagang pakawalan si Paul Lee at Coach Chito Victalero. Dahil sa trade na ginawa ng Magnolia Management, nakabuo na naman sila ng trio na paniguradong makakapagpabago ng timpla ng laro ng Magnolia. Malaking bagay din ang pagkuha nila kay Tratter dahil nasa injured list pa itong si Ian Sangalang at mukhang matatagalan pa bago makabalik sa PBA. Kulang na kulang kasi talaga ng big man ng Magnolia, kaya kailangan talaga nila ang serbisyo ni Abbott Ratter na magbibigay sa kanila ng malaking impact. Samantala, mukhang mabubuhay na naman ang dugo ng mga Magnolia fans kay David Merrell mga idol. Alam naman natin na slam dunk champion ito nung katatapos lang na All-Star break at paniguradong maipapakita niya ito sa laro. Parang Jamie Malonzo kasi ang style ng laro ni Merrell mga idol, kaya siguradong gaganahan maglaro ang Magnolia. Sa tingin nyo mga idol, dahil sa pag-acquire ng dalawang malakas na player na ito mga idol, magiging sapat na ba sila para masabing malakas na ang lineup nila? Madami pa naman ang pwedeng mangyari habang di pa nagsisimula ang next season at kung sino-sino ba ang mga magpapadraft sa PBA mga idol. Baka kasi mag-save back out na naman yung mga malalakas na rookie bago magsimula ang PBA draft, tulad ng nangyari noong nakaraang season na nagsilabasan ang mga pangalan nina Justin Baltazar, Kobe Paras, Terdy Ravena, pero ang ending, hindi sila nagpa-draft sa PBA at naglaro na lang sa Japan B-League mga idol. Abangan na lang natin ang magiging development pa sa Magnolia Hotshots ngayong off-season. Hanggang dito na lang muna mga idol. Maraming salamat sa panonood. Kita-kats ulit tayo sa susunod na videos na aking ipapalabas patungkol sa basketball. Kung bago ka pa lang sa channel ko, please consider to subscribe at huwag kalimutan pindutin ang like at notification bell button para updated ka sa mga bagong videos na aking ipapalabas. Salamat mga idol!